Nakalaya na si dating DFA Secretary Perfecto Yasay matapos itong magpiansa. Paglabag sa General Banking Law at New Central Bank Act ang kasong kinakaharap ng dating kalihim. Inaresto si Yasay kahapon at dinala sa Manila Police District matapos mailabas ng Regional Trial Court Branch 10 ang warrant of arrest. Ngunit matapos ito ay nakaramdam ng paninikip ng dibdib at pagtaas ng blood pressure ang kalihim na agad namang isinugod sa Manila Doctors Hospital. Humaharap ang dating kalihim sa mga aligasyon patungkol sa Bangko Filipino noong taong 2003 hanggang 2006. Depensa naman ng kalihim, naging miyembro lang siya ng Bangko Filipino noong taong 2009. Itinanggi rin ni Yasay ang pahayag ng isang media entity na nagsasabing ang kalihim ay bahagi ng Bangko Filipino scam at nakakulimbat ng 350 million pesos. Magkakaroon ng pre-trial at arraignment patungkol sa kaso ni Yasay sa September 20 ng taon. Tugon naman ni DOJ Secretary Guevara patungkol sa kaso ni Yasay, ang jurisdiction sa kaso ng kalihim ay nasa korte na, kaya ang DOJ ay hindi maaaring magkomento patungkol dito. Meron pa siyang pending motion for reconsideration sa DOJ. Kasi DOJ ang nagsampa ng reklamo laban sa mga opisyalis ng Bangko Filipino upon the initiative of the Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi pa nare-resolve ng DOJ yung motion for reconsideration ni Secretary Yasay. Pero ganun pa man, nasampa na yung kaso sa husgado, sa court. Kaya ang may jurisdiction na over the subject matter, over the case, ay ang Regional Trial Court. Nakapagpiansa na si Yasay sa halagang 60,000 piso sa bawat kasong kinakaharap nito. Sara Lagsak, Newslight.